tapi paralel. Tapos ito yung ating theta. Yan. So kanina, ang ginawa natin, yung ating theta is opposite with the horizontal axis na nilagay natin doon sa ating vertical load P. And yung ating P dito na horizontal is also parallel to the x-axis. Therefore, yung ating theta rito is what? Opposite with theta. Okay? Ibig sabihin, theta rin to. Okay? So, makapag-solve na tayo nyan. Mare-resolve na natin. Ito yung ating P. Ito yung ating P. Parallel. Yes, masipag yung manok sa kabila. Masipag pang manggising ng kapitbahay. Okay. So, ito yung ating P perpendicular. Ito naman yung ating theta. Ayan. So, ngayon, magbabago na. Kasi yung ating P parallel, siya na adjacent sa theta. At yung ating P perpendicular is opposite na kay theta. Ibig sabihin, yung ating sine of theta is equals to P perpendicular over P. At yung ating cosine theta is equals to P parallel over P. Okay? Kaya yung ating P perpendicular ngayon is equals to P sine of theta. At yung ating P parallel ngayon is equals to P cosine of theta. So, ito nyan. Okay? So, ang ating P perpendicular ngayon dito, so ito na, P perpendicular and P parallel. So, ang ating P perpendicular para sa horizontal load, sa ating inclined load, ay inclined member is equals to P sine of theta. At yung ating P parallel is equals to P cosine of theta. Yan. Next naman, ito yung ating dead load. So, kapag dead load, ganito yung kanyang distribution ng load sa ating inclined member. So, gravity load, pababa, okay, or downward. Tapos, ano, naka-slope siya, or naka, okay, naka-tugma siya dun sa ating, ano, sa ating inclined member. Ganun yung distribution ng ating load. So, yung isa naman is yung ating snow load. And yung snow load is gravity load, tapos, naka, ganito lang siya. Okay? Hindi kagaya ng ating dead load. Kasi yung ating dead load is nakatugma doon sa ating mismong member. Kasi bigat yun eh. Okay? Or own weight ng ating member. Kaya nakasunod lamang siya doon sa ating inclined member. Samantalang ating snow load magagaling sa labas ng ating member. Kaya ganito. So, i-resolve natin yung ating dead load. So, ito yung ating inclined load. Inclined member. And ito naman yung ating dead load. Okay. At ang height nito is WT. And ito naman yung ating angle theta. So, ang gawin natin, yung ating dead load, since distributed load to, i-convert natin into resultant na ano point load. Okay? So, i-resolve natin. Sabihin natin, ang length nito ng ating inclined member is length L. Since ang ating dead load is nakasunod doon sa ating inclined member, therefore, ang kanyang resultant is WD multiplied by L. Okay? Then, i-resolve natin yung ating resultant load. Okay, resultant load natin is point load na lang. Resultant load na P perpendicular. And i-resolve natin yung ating resultant load into P parallel. Okay? So, ano yung kagaya ng ating resultant load na vertical? Kagaya na lamang ito ng ating vertical load na nandito. Ibig sabihin, yung ating P perpendicular is equals to P cosine of theta. Ano yung ating P dito? Yun yung ating WD multiplied by L. Okay? Multiplied by cosine theta. Yung ating P parallel naman is equals to P sine of theta
At ang ating P is W D multiplied by L sine of theta. Okay? Okay, kaso yung ating P perpendicular and P parallel is parehas na point load. So, kailangan natin i-convert yung ating P perpendicular and P parallel into distributed load. So, para ma-distribute to, kailangan natin i-divide dun sa overall length ng ating member. Okay? So, di-divide natin to ng L. Di-divide natin to ng L. Ibig sabihin, yung ating distributed load na perpendicular sa ating member is WD cosine of theta. At yung ating parallel distributed load para sa ating member, okay, is equals to WD sine of theta. Okay, so ganito na yan. Na-distribute na siya ng ganito. Okay. Ayan. So ito na yung ating WD perpendicular. And ito na yung ating WD parallel. Okay? At ang equation nito ng ating WD perpendicular is equals to WD cosine of theta. Ito naman, WD parallel is equals to WD sine of theta. Okay?